Alright guys, magandang gabi po dito sa New Zealand at syempre sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang tanghali gabi, hapon po sa inyong lahat at umaga. Alright, so shoutout po sa inyong lahat dyan. Once again, this is your host, DJ Miko Vlog. At bago po tayo magsimula sa ating usapan, ay sa mga bago dyan, syempre, paki-subscribe po ng aking channel at huwag kalimutan pong pindutin ang ating bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. At syempre, paki-like and share na rin po ito. Okay, so ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat kasi gabi po dito sa New Zealand. Okay, so pag-uusapan po natin kung magkano na po ba ang minimum wage dito sa New Zealand. So, yung minimum wage po dito sa New Zealand or per hour po ngayon na 2020 is nagbago na kasi. Dati is ano lang, nung dumating ako, dati ano lang, 16.75 lang. So, depende rin po yan sa employer ninyo. So, sa ngayon, yung pag-uusapan natin is yung ano, yung minimum. At siyempre, idadagdag ko rin po dyan yung ibang mga wages ng mga iba't ibang skilled category, yung mga professional, ganyan. So, I hope na hindi kayo maboring dyan. Okay. So, ito na po. Ang ating minimum wages po ngayon dito sa New Zealand per hour ay 18.90 na po per hour. Ito po ay nagsimula noong April 1, 2020. So yun na po yung ating per hour dito sa New Zealand, $18.90 per hour. So kung kayo po ay nagtatrabaho ng 40 hours a week, so malaki-laki na rin pong ano to. So ito po yung sumasahod po ng minimum is ito pa yung mga ano, ito po yung mga sa cleaner, ito po yung mga sa mga, karamihan nito is skill po sila. So or low skill ganyan. So yan yung cleaner, yung mga sa restaurant, mga waiter ganyan. Po, tapos mga nagtatrabaho sa mga grocery, yung mga cashier, yung sila po yun. Marami pang iba. Yun po yung minimum. So, para sa mga hindi mga magagasto at maluluho sa buhay, nakakaipon kahit na ganito po siya kalaki. So, malaki na po siya, pero pag sa Pilipinas po kasi, tama, sa Pilipinas. Pag dinala natin kasi itong pera na to doon sa Pilipinas, malaki na talaga siya. Kaya lang po, pag nandito naman po kayo is, syempre, mangungupahan po tayo. Kung ito yung sweldo ninyo, kailangan nyo magtipid-tipid. Kasi, pinakamababa kasing, kung magre-rent kayo ng room, is pinakamababa po ay 140 per week. Kung mag-share naman kayo, dalawa kayo sa isang kwarto or tatlo, kasi mayroon ganun ang ginagawa, nasa 120, tapos yung iba nga minsan, hati-hati pa kayo sa konsumo ng kuryente or at saka internet. So, pagdating naman po sa ano, sa kung yung solo ka lang ba, halimbawa, umupahan ka 140 isang kwarto, so yun po ay pre na po ang lahat noon. Pre na po ang internet at saka ang inyong kuryente. So, ganun po. Siyempre, kakain pa po kayo. So, yung iba dito, mga matitipid talaga, yung mga nagtitipid, as in, yun ang nakakapag-ipon. Diba? So, dapat na mag-ipon tayo. Okay. So, punta naman tayo doon sa mga, ano, sa mga mid-skill. Isa kang steel fixer, isa kang welder, isa kang mason, isa kang scaffolder. Depende rin kasi ito sa ano, sa employer nyo. So, yung iba na yung back 2012,
nung ako'y pumunta rito, ang per hour ko na nakuha is $20 per hour. So, yun po yun. Tapos yung iba, 19, yung iba, $18 per hour. So, sa ngayon, hindi ko lang alam kasi naririnig kong iba, 18 lang daw sila per hour. Lalo na kung yung ang kukuha sa kanila doon sa Pilipinas ay agent, yung agency dito. Yung nagsusupply, supplier lang sila dito ng tao. So, yun. $20 per hour. Depende sa employer nga po. So, halimbawa, naging okay naman po kayo sa isang company at nagustuhan kayo, pwede naman kayo mag-request na magpataas ng sweldo. Yung iba, nabibigyan na tumataas naman. So, depende po yan sa, no, sa... Kaya ngayon, para makonsider po kayo na... Makonsider po kayo na... mid-skill kayo. So, at pwede kayong candidate kayo na mag-apply ng residence, ay kailangan sumasahod kayo ng $25.75. Ganyan. Ang per hour po natin. Kailangan po nating sumweldo niyan kasi kung mababa po dyan, mako-consider kayo. Kahit na skilled kayo, mako-consider kayo na low skill pag mababa ang sweldo nyo dyan. So, ibig sabihin, mabibigyan lang kayo ng 1-year visa. So, pag 1-year visa nyo, bibigyan kayo ng 1-year visa. So, tatlong renew po, tatlong reapply ng visa ninyo. After ng pangatlo, uwi muna kayo ng Pilipinas, may stand down na 1-year. So, after 1-year, pwede na ulit kayo mag-apply. Kaya, siguraduhin ninyo na mag-apply, pag nag-apply kayo sa Pilipinas, pag mag-uusap kayo ng employer nyo is humingi na kayo ng ano ng $25.75 per hour. Pero kung ang gusto lang naman ninyo ay makarating talaga dito sa New Zealand at makapag-start ng work, pwede na yung $20 per hour na tatanggapin nyo. So pagdating dito, 3 months kayo dito kasi may 3 months provision. So kung maganda yung record ninyo, pwede na kayong mag-demand ng taasan yung sweldo nyo, unti-unti. Ibig halimbawa, kada paghingi nyo ng increase, bibigyan kayo ng $1. So, yun po ang kagandahan po doon. Okay, so, malinaw. Okay, so, hindi ko na babasahin kasi ang pinag-uang tinulong diyan dito, yung, ano, yung minimum po niya. So, $18.90 ang per hour po natin. Okay, so, sa mga ano naman, occupational registration naman last February 2020 at ngayon uli ay may May 20, nag-confirm ang immigration na priority nila sa skilled migrant category resident visa ang mga applicant na may $51 per hour. Diba? Ang bongga. Sino ito sila na mga sumisildo ng $51 per hour? Ito yung mga priority. Ibig sabihin, mga ilang, hindi ito abutin ng matagal, mai-invite na sila ng ano kasi mga $51 per hour nga sila. So, ito sila yung mga ano, mga priority. Yan. So, yung mga eligibility naman, yun po yung mga sinasabi ko na ano, na mga mid-skilled. Ito yung sumasahod ng $25.50 per hour. So, yun po sila. Pwede sila mag-apply din ng ano, ng residence. Kaya lang, maghintay sila ng mga 15 months. Mga ganyan, 15 months or something. Depende na kasi ngayon, hindi nga siguro priority kaya ganong katagal. Hindi katulad nung dati nung amin, inabot lang ako ng pag-aantay ko ng kulang-kulang 1 year. So, I think 9 months yata yun bago lumabas yung aking residence visa. So, ano, wala talaga. Pag sinubukan kasi, maganda yung sinusubukan din. Kaya lang nga, yun nga, magbabayad na po tayo agad. So, pag nagbayad tayo, kakainin na po kagad yung ating bayad at hindi pa natin alam kung mare-resident tayo or what it. So, ito ang listahan ng mga New Zealand, sa New Zealand na kailangan ng registration at mga license. So, sila yung mga priority talaga ito as in priority na maging residente kasi you know, yun, kailangan. So, kung yung registered nurse ka, yan, registered nurse, Nurse Council of New Zealand. So, registered nurse sa New Zealand. So, at saka registered teacher. Yan.
Teaching Council New Zealand. So, electrician, electrical worker registration board. Yung mga kailangan kasi, mga registered kayo dito sa New Zealand. Tapos yung mga barrister, solicitor, yan. Mga sumasahod dyan ng 51 per hour. So, tsaka kailangan, sabi nila na 3 months lang daw is mayroon ng kasagutan yung kanilang application sa pagiging residence. Yun. So, kaya mabilis kasi sila magkaroon ng ano na ang case officer, yung mahawak ng kanilang mga papers sa immigration. So, ibig sabihin, yung mga hindi priority, ayun, nakapile ng ganon kataas yung ano, yung mga nakapile, yung mga nag-apply ng residence, ganon kakabal. So, siguro mga kasintangkad ko yung papers na nakapile doon. Yung mga, so, yung mga minimum, yung mga ano lang ha, yung mga 25.50 per hour. Sobrang taas na ng pile nila. Kahit nga yung ano, kano, yung ano, yung anak ko, in-apply ko siya ng ano, na ang resident visa, sa resident class visa, kasi ano ako dito, permanent residence ako. Mag-ano na ako, mag-citizen na ako. In-apply ko na yung anak ko. Yun nga, dahil nga inabutan ng lockdown dahil sa COVID, hindi siya ngayon naasikaso. So, ganito kataas yung pile. Kaya nasa, kung nasa ilalim ka, siguro mga mag-aantay ka ng mga 10 taon. So, sa 10 taon na yon, binubok-bok na yun. Joke lang ha. So, yun po. Ganun na po yun. At maswerte sila kasi priority nga sila yung mga 51 per hour. So, ayan po. Yung mga occupational registration, kailangan maghintay ng at least 15 months. Is matagal. 15 months kasi yun dahil di ka nga priority eh. Okay, so okay, so ano pa? Okay, so sa mga nagtatanong naman kung kailan sila pwedeng makapasok ng New Zealand, eh wala pa po tayo ngayong ano, wala pa po tayong balita sa ngayon na mag-o-open ang border ng New Zealand para sa mga migrant workers. So panalangin na lang natin na sana matapos na talaga itong COVID-19 nito para ang lahat ay maging happy. Panalangin natin na magkaroon na po tayo ng ano, na ang bakuna para magkaroon na ng kaluwagan at bumalik ng ating ekonomiya sa normal. So, sa mga nag-a-apply po dyan, huwag basta-basta muna kayo, lalo na yung mga nasa labas ng New Zealand na nag-a-apply. At may mga nag-hiring sa inyo na sabi na mag-ano na kayo para for ano, na ganito ganon. Huwag po kayong mag-apply kayo, oo, para once na nag-open is magiging priority pa kayo at mauuna po kayo sa largahan. Pero yung magbibitaw po kayo agad-agad ng pera para daw sa processing ng visa nyo, huwag kayong magbibitaw ng pera ninyo. Parang awaan nyo na. Eh, madidinggoy lang po yung pera ninyo. Dahil, kahit sabihin pa natin may nag-interview na sa inyo, wala pa rin mag-a-process ng visa nyo. So, maliwanag na pag kayo nagbigay ng pera, lalo na yung nasa labas ng New Zealand, ay may scam lang kayo. So, huwag kayong magbibitaw ng pera. So, magmasid, magmatsyag, makinig, at manood para updated kayo. So, para paraman ninyo kung kailan magbubukas ang border ng New Zealand, ay mag-abang lang po kayo dahil sigurado yan, maglalabas ako ng bagong video patungkol po dyan. So, ang New Zealand kasi ngayon, ang ano nila is 12 to 15 months. So, hopefully, magbukas agad-agad, hindi ganun katagal. Kasi ako nga, gusto kong magbakasyon rin sa Pilipinas para kunin, sundun yung anak ko. Yung anak ko, so, yan. Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanood, at syempre, sa mga nag-share na rin po dyan, maraming salamat po. Ito pong inyong likod, DJ Miko Vlogs. So, see you guys, at sana po ay huwag magsawa sa pagsubaybayo. At syempre, invite na rin po tayo ng ating mga friends para naman mag-subscribe sa akin channel. Para dami tayo, di ba? Masaya.
Okay, so mga siguro mga after nitong COVID nito ay magkakaroon din ako ng pasasalamat na ano, nagpapagames po tayo. So mamimigay po ako ng iPhone, yung latest na model ng iPhone. So abangan po ninyo yan. Alright, so